Welcome back sa Onichan Anime Recaps. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang part 6 ng anime series na I'm Quitting Heroing. Pinaliwanag ni Melness na isa siyang half-demon, half-human at bininta siya sa childhood slavery. Nung nakita niya ang gera na pinangungunahan ni Echidna, ay napagdisyonan niyang gusto niyang sumali doon, pero nadismaya siya nung hindi pinatay ni Echidna ang mga humans. Kinonsider ni Melness na i-assassinate si Echidna para siya nang manguna sa army, pero naging isa sa mga general ito ni Echidna sa huli. Nung natalo siya ni Leo, doon pinaliwanag ni Leo na kaya naiisip ni Melness na walang maganda sa buhay ay tinitignan niya ang mundo bilang assassin. Sinabi ni Leo na dapat makita niya ang mundo ng isang kasiyahan para makita niya at madiskubre ang gandang taglay nito. Matapos ang pag-uusap nila tungkol sa pagligtas ni Leo sa mga tao, tapos ngayon ay gusto niya itong lahat na patayin, sinabi ni Melness na gusto niyang marinig ang kwento ng buhay ni Leo. Doon ang nireveal ni Leo ang origin niya. Hindi niya iyon makontrol at tila lumalabas ng kusa ang mga sinasabi niya. Si Leo ay isa sa mga Demon Heart series na ginawa para labanan ng mga demons nung nakipaggera ito sa mga humans mahigit 1,000 years na ang nakaraan, nung modern Tokyo pa lang kung saan hindi pa nag-i-exist ang magic. Ang ibang Demon Hearts ay namatay sa laban habang si Leo ay ginawang mas durable, mas malakas at tila mukha pa rin itong bata makalipas ang mahigit 1,000 taon. Pagod na si Leo sa pakikipaglaban at pagligtas sa mundo. Kaya nung nireject na siya ng humanity, natuwa na siya dahil sa wakas ay magagawa na niya ang mga importanteng bagay para sa kanya. Sinabi niya rin na napagdisyonan niya na ang pagtulong kay Echidna at sa Demon Army ay ang goal niya ngayon. Doon din na-realize ni Leo na kaya lumalabas ang lahat ng iyon ay dahil matagal na itong naghahanap ng tao magtatanong at makikinig sa kwento niya. Matapos iyon, pinoint out niya rin kay Melness na isa na siyang good communicator dahil alam niya kung paano makinig at ang mga response niya ay sincere, kaya maitatawid ni Melness ang interviews niya ng maayos. Sa sumunod na eksena, inasikaso naman ni Leo ang problema kay Edward. Nalaman ni Leo kay Julieta na hindi maintindihan ni Edward kung bakit natatalo lagi ang mga soldiers niya. Napagtanto ni Leon dahil gifted si Edward na maging isang mahusay na warrior, hindi nito maintindihan ang sitwasyon ng ibang hindi gifted, kaya inasum niya na hindi lang sila nag-iensayo ng gusto. Pinaliwanag ni Leon na hindi lahat ng magagaling sa isang bagay ay hindi agad magiging isang magaling na teacher. Sinabi rin ni Julieta na simula nang natalo ni Leo si Edward ay nag-training ito ng twice sa hirap na ginagawa niya araw-araw. Nadamay ang mga troops niya sa training na iyon kaya nahihimatay na sila dahil sa pagod. Sa ibang kwarto naman, ininform ni Melness sina Steina at Lily tungkol sa nakaraan ni Leo, pero dahil sa marami pa rin natulong si Leo sa kanila, napagdisyonan nilang pagkatiwalaan pa rin si Leo. Sa sumunod na eksena, pinatawag si Leo ni Echidna at pagkarating niya doon ay sinabi sa kanya na nag-quit na siya sa pagiging general. Ilang mga relics na galing pa sa Age of Technology ay nadiskubre ng mga miners. Ito ay ang mga machine golems sa tinatawag na Phantom 9 na kasing lakas ng mga high rank demons at napagdisyonan ni Leo na gamitin iyon para tulungan si Edward. Sinet niyang isang Phantom 9 na atakin si Edward, pero huli na nitong na-realize na nag-malfunction na ang safety restrictions ng golem na nagpapilit sa kanya na iligtas si na Edward. Doon na tinuro ni Leo kay Edward kung paano talunin ang golem. Nung natalo na nila ang isang golem, bigla itong umilaw at tinawag ang iba pang Phantom 9 para tulungan ito, pero sa kabutihang palad ay dumating si na Echidna sa mining area na iyon. Doon, tinalo ni Echidna ang ibang golem. Dahil sa tulong ni Leo at sa pagpapakita kay Edward kung paano siya umasta bilang general, na-realize ni Edward na hindi niya pwedeng i-judge ang mga soldiers niya gamit ang standards niya at napagtanto niya na mali ang training na binibigay niya sa kanila. Nangingiito ng tawad sa mga soldiers niya at sa huli ay pinatawad naman siya. Si Echidna naman ay naglabas ng steam sa mga Phantom 9 habang pinapanood ito ni na Melness. Bilang si Black Knight Onyx, mapopromote na si Leo ni Echidna. Plano ni Leo na i-reveal ang identity niya kay Echidna nang may tulong ni Steina. May nabasang libro si Leo tungkol kay Abrad, isang sikat na demon na kilala bilang Joiner of Hands kung saan isa sa paboritong libro iyon ni Echidna. Natuwa si Leo dahil nakilala niya si Abrad sa Tokyo. Back in 2060, si Abrad ay isang imp demon na pumunta sa Earth para sa mas magandang buhay, pero dahil sa misunderstandings ng human at demons, nagsimula lang iyon ang gera. Si Abrad ang unang demon na nagsabi kay Leo tungkol sa pagpunta ng mga demon sa Earth. Nangyari daw iyon dahil sa isang failed experiment ng Demon King sa mga oras na iyon na si Belial. Silang mga imp demon daw ay gustong mag-coexist sa mga tao, pero dahil sa ibang mga demon, agad lang silang nakipagsimula ng gera. Pinagpatuloy nila ang pag-uusap nila habang naglalakad. Nagbukas daw si Belial ng isang portal papunta sa isang inhabited island, pero nagulat sila na sa Tokyo sila lumabas. Sinabi rin ni Abrad na malaki ang tsansa na iniisip ng mga demon na i-colonize ang human world dahil nakita na ng mga demons kung gaano kahina ang mga humans. Nung gusto nang mamatay ni Abrad para matapos na ang paghihirap niya bilang low-tier demon, hindi siya pinatay ni Leo at nagpasalamat lang iyon sa impormasyon na binigay niya. Pinunta ni Leo si Abrad sa containment squadron para ikulong.
Habang naglalakad, tinanong ni Abrad kung anong pangalan ni Leo kung saan natuwa naman si Leo dahil siya ang unang demon na nagtanong sa kanya ng pangalan niya. Doon na ni-reveal na merong nag-report sa kanya na merong isang imp na nagpipreach tungkol sa paikipag-coexist kaya pinuntahan niya iyon. Si Abrad ang unang nagparealize kay Leo na since dinesign si Leo para kalabanin ng mga demons, mawala na ito ng purpose pag natapos na ang war, pero dahil sa immortality nito ay mabubuhay siya ng hindi na kailangan at nakakalungkot daw yun. Matapos yun, kinulong na si Abrad pero nangako ito na ipagpapatuloy niyang mag-preach tungkol sa coexistence hanggang sa matapos ang gera at siya rin ang dahilan kung bakit nangako si Leo na maghahanap siya ng ibang bagay na pagkakaabalahan kapag natapos na ang gera. Pagkatapos nun ay hindi niya na ulit nakita si Abrad pero naaalala niya ang mga sinabi nito sa kanya at sa wakas ay nakahanap na ito ng bago niyang rason para mabuhay. Sa sumunod na eksena, pinipirmahan na ni Echidna ang papeles para maging 5th general na si Leo ng Demon Army. Nung pumunta na si Leo kay Echidna, may nag-report na sumasara na ang Great Spirit Portal kaya nabahala si Echidna. Dahil dun, nagsagawa ng meeting si Echidna para pag-usapan kung anong pwede nilang gawin para lutosin ang pagsara ng portal. Inisip naman ni Echidna na may dalawang choices sila. Ang una, pwede silang bumalik sa Demon World bago sumara ang portal at maghiwa-hiwalay. At ang pangalawa ay ihanda ang army nila at atakihin ang Reynales at pilit kunin ang Philosopher's Stone. Pero iniisip nito na hindi nila iyon kakayanin dahil kay Leo. Napag-disyonan ni Echidna na i-disband ang army at bumalik sa Demon World kung saan babalik siya kasama si Steyna. Habang nagdadrama si Echidna, ni-reveal ni Leo na ang Philosopher's Stone ay isang modern engine na gumagamit ng black hole para mag-produce ng unlimited energy at hindi ito magagamit para i-wish na palaguin ang Demon World. Habang ginagawa niya iyon, ni-reveal na rin niya kay Echidna ang tunay na identity niya at merong dalawang Philosopher's Stone ng mundo. Para hindi na mauwi sa gera ay kakailanganin na lang ni Echidna na hanapin ang pangalawang stone. Naturally, nagalit pa rin si Echidna at pinaulanan niya ng magic si Leo. Sa sumunod na eksena, nagsimula na silang pumunta sa sinabi ni Leo na lugar kung saan matatagpuan nila ang pangalawang stone. Makalipas ang ilan sandali, kumalma na si Echidna matapos ito kumbinsihin ng mga generals niya na malaking tulong talaga sa kanila si Leo. Dinala ni Leo si Echidna sa second stone sa mountains at inexplain na ang engine ay kinakailangan ng isang user guide. Plano ni Echidna na makipagbati sa humanity para mahanap nila ang guide ng magkasama at ma-activate ang parehong engines na isa ay para sa humanity at isa naman para sa Demon World. Lihim na ni-reveal ni Leo kay Echidna na dahil sa kanyang built-in purpose para protektahan ng humanity, ay baka mabaliw ito at siya na mismo ang magsimula ng war para lang iligtas ulit ang mundo ng paulit-ulit. Matapos nila marating ang peak ng mountain, biglang ni-reveal ni Leo ang engines ay ang power source ng mga demon hearts at ang pangalawang stone ay ang puso niya. Sinalin siya sina Echidna at ang 4 generals para i-test ang resolve nila. Kailangan nilang talunin si Leo, alisin ang puso niya at gamitin iyon para makipagbati sa humanity at buhayin ang Demon World. Agad naman na inatake ni Leo si Echidna. Habang umaatake, sinasabi nito na kung war ang nagbibigay sa existence niya ng meaning, ililigtas niya ang humanity kahit na siya ang magiging dahilan ng gera. Kinuha ni Edward ang atensyon ni Leo at sinubukang isil ni Steyna si Leo pero agad lang na nakawala si Leo. Inatake ni Leo si Steyna pero naharangan niyo ni Edward na nagsanhin ang pagka-injure niya. Habang kinakalaban si Echidna, sinisigaw ni Leo na pagod na siya na ililigtas ang mundo at gusto na lang niyang mamatay pero dahil sa immortality niya, hindi iyon nangyayari kaya napag-disyonan nito na wawasakin niya na lang ang humanity at ang demons. Matapos ang malakas na atake, sinubukang kausapin ni Lily si Leo pero inatake lang ito ni Leo. Dahil na-realize na ni Echidna na balak talaga ni Leo na patayin sila, nakipaglaban na sila ng seryoso. Gayunpaman, kahit anong effort nila ay hindi nila matalo si Leo. Narealize ni Echidna na dahil sa hyperreactive skill improvement niya, ay hindi na nila ito masasaktan. Habang kinakalaban ni Mel ni si Leo, sinabi nito na nagsisinungaling lang si Leo na gusto niyang mamatay at sirain ang mundo dahil nagkocontradict ito sa gusto niyang tumulong para sa kaayusan ng mundo. Ginawang yelo ni Leo si Melnes at natalo niya ito agad. Napilitan naman si Lily na kalabanin si Leo gamit ang Fenrir form niya pero agad lang siyang natalo. Dahil naniniwala si Echidna na alam na niya ang motibo ni Leo, napag-disyonan na niya na gamitin ang ultimate spell na na-inherit niya sa tatay niya na si Kikurius. Isang spell na dinesign para talunin ang hero sa pamamagitan ng pag-disable ng lahat ng abilities nito ng saglit. Dinistract ni Steyna si Leo para makapaghanda si Echidna at sa uli ay nagawa yun ni Steyna. Nakapaghanda na si Echidna at ginamit na nito ang hero binding spell anti-Leo. Nung inakala ni Echidna na maiiwasan lang ni Leo yun, sinalo ni Leo ang atake at nagpasalamat ito. Nakita ni Leo ang buhay nito simula nung ginawa siya at kung paano ito nakipaglaban para sa kapayapaan ng mundo. Habang lumilipas ang ilang libong taon, na-realize siya na nainis siya sa ideya ng peace at gusto nitong magpatuloy ang mundo na nagkakaroon ng gulo. Isang araw, nakuha niya ang ideya na pwedeng siya mismo ang maglalagay sa mundo sa peligro kaya napag-disyonan niyang gumawa ng bagong Demon Heart series na sisira sa mundo imbis na protektahan ito.
Nung nagsimulang manakop ang Demon World, sinira niya ang creation niya at na-realize niya na nababaliw na siya. Nung dumating si Echidna, nakita niya na iba ito sa mga dating Demon King, inakala niya na siya na ang papalit sa kanya na maging protector ng mundo at baka si Echidna pa ang maging daan para magkaroon ng kapayapaan ng humans at demons. Para protektahan ng humanity, kakailanganin niyang mamatay pero kailangan niya ring iwan ang Philosopher's Stoneheart niya sa mapagkakatiwalaan na being, kaya napagdesisyon nito na itest si Echidna. Sumali ito sa kanila para mas makilala si Echidna at ngayon ay napagdesisyon na ni Leo na magpapatay kina Echidna. Nakita ni Echidna ang saya sa mga mata ni Leo at na-realize niya na gusto ni Leo na makahanap ng magliligtas sa kanya. Napagdesisyonan nito na bigyan si Leo ng pagkamatay na nararapat para sa isang hero, kaya nagbigay ng oras si Echidna para patayin si Leo ng 4 generals. Habang nakalandusay si Leo, dinisable niya ang internal security niya na nagbibigay kina Echidna ng 300 seconds para alisin ang Philosopher's Stone. Tinanong naman ni Echidna kung meron pa ba siyang regrets, pero nanghingi lang si Leo ng tawad sa pagbibigay ng problema. Nung tatanggalin na ni Echidna ang stone, biglang nagbagong isip nito at inannounce na napasan ni Leo ang probation niya at hired na siya bilang ambassador ng Human World. Siya ang magiging in charge sa kapayapaan sa pagitan ng humans at demons. Nagmakaawa si Leo na mamatay, kaya tinanong siya ni Steyna kung ano ang totoong motibo niya. Sinabi ni Leo na dahil sa program niya, mailalagay niya sa peligro ang humanity para lang iligtas ito ulit. Hindi nito makontrol ang order na pinogram sa kanilang mga demon heart na iligtas ang humanity. Naisip naman ni Steyna na gamitin ni Leo ang pagkakaroon nito ng strong ego, ng sariling pag-iisip, para i-disable ang pinogram sa kanya. Nung sinubukan niyo ni Leo, hindi nagtagal inagawa niyang i-delete ang order na iligtas niya ang humanity na nagpapabaliw sa kanya sa nakalipas na 3,000 years. Habang nawawalan na ng oras, sinara na ulit ni Leo ang stone at masaya nitong tinanggap ang request ni Echidna na maging subordinate niya. Matapos ang mga pangyayaring iyon, sa isang kwarto, tinanong ni Echidna kung meron bang pinagsisisihan si Leo dahil nawala na ang chance ito na mamatay. Sinabi ni Leo na wala dahil masaya ito na matutulungan na niya si Echidna na alisin ang conflict ng humans at demons. Habang nag-uusap, biglang dumating si Julieta at inakala nito na nagkakaroon sila ng romantic moment kung saan dininay naman ni Echidna iyon. Sinabi ni Julieta na habang wala sila, naipon ang trabaho kung saan kailangan na nila ayusin iyon. Nagsimula na si Leo sa pagtatrabaho niya at natuwa ito sa mga experience na nakuha niya sa pagiging hero makalipas ang ilang libong taon. At masaya ito na makakatigil na ito sa pagiging hero. At dyan nagtatapos ang video na ito. Make sure to like and follow for more anime recaps. Oni-chan!